Hello, welcome to Libra Philippines. So ito po ang ating general money and love reading for Libra month of November, for the month of November 2022. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, alam nyo na po ang gagawin. Pahit na lang po na subscribe button, notification bell. At para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box for personal reading. Nandiyan na lang din po. Jing Tarot Reader ha, sa Facebook. I-search nyo na lang. Actually, nagkagamot din po sila mag-asawa. And meron din sila mga pampaswerte. So maganda kung mag-i-inquire kayo sa kanya, sa kanila para maka-avail nitong mga ito. And of course, garantisado naman po yun ay effective. Ina-apply ko po yun sa akin negosyo. So, nire-recommend ko din po sa inyo para makatulong kung kayo po ay may mga negosyo or anyway, pampaswerte at anong tawag doon? Pangontra ba yun? Oh yeah, pangontra and pangtaboy ng mga masasama. Ganyan. Anyway, so this is for Libra. For Libra, November 2022. Okay. Page of Wands, Six of Swords. Seven of Cups. And Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Gemini, Libra, Aquarius is also here. Taurus, Virgo, Capricorn. Kung ano man yung beginning na I can see you having this new beginning. This is your energy, the Queen of Pentacles. Nagkakaroon ka ng new beginning ngayon, no? Whether sa career, sa job, sa buhay mo. And nakikita natin dito, maganda to ha. Kasi pag ikaw ay magfo-focus sa new beginning, of course, yung ending is tinatapos na yan. Yung kumbaga, kung ano man yung nag-end sa buhay mo, hindi na para isip-isipin pa, hindi pa para manghinayang-manghinayang pa sa kung ano man yung nag-end na yan. But for some of you, hindi kasi maganda yung naging ending. And sa nakikita natin, nagkaroon ng lungkot, ng sakit, parang ang sakit tanggapin, ang hirap tanggapin yung ganong feeling. Pero nakikita natin na inaalisan mo yan because you're focusing on this new beginning. Pero nandito yung new beginning mo na ito, mas matapang ka na eh. Mas magaling ka na, mas malakas ka na. And kung ano man yung nag-end sa'yo, maganda yun, tinatapos mo talaga siya for good. Yung parang hindi mo na para balik-balikan pa. Yung iba sa inyo, that could be a legal matter or something to do with contract or money na hindi naging maganda para sa'yo. So we do have here the Chariot. Yan yung completely pag-alis, paglayo mo, pagtapon mo doon sa nakaraan na yon. And I can see you receiving a lot of help with the Six of Pentacles. Marami kang help na mare-receive eh. It's just that with the Page of Swords, eto ha, advice lang sa'yo, medyo babaan ang ego. Hindi porke binibigyan ka ng tulong and then yung iba sa inyo ayaw tanggapin si tulong kasi ganito ganyan, nakakahiya or medyo naaawa ka sa sitwasyon mo sa sarili mo and then parang ang pangit, no? Ayun, yung iba sa inyo, I don't know whatever the reason is, pero nakikita natin na may tulong na ibinibigay sa'yo, pero medyo babaan lang ang ego pagdating dito, no? Kung kailangan mo ng tulong, alam mo yan. Kailangan mo talaga ng tulong. I-accept mo si tulong. Huwag mo nang isipin yung ganto-ganyan. Sige, iba sa inyo nag-overthink. Okay? Ngayon, pagdating sa love, we do have the Page of Wands. I can see a message na dadating sa this person is moving on. Nagmo-move on itong person na ito. And possible din naman na naka-move on na siya talaga, no? Kasi this person is smiling. I can see your person smiling. Na pagka nag-usap kayo, hindi na siya para kausapin ka regarding the connection. This could be a past person. I feel like nasaktan talaga siya eh. Nasaktan mo siya, hindi siya natuwa sa mga ginawa mo, sa mga sinabi mo, and possible na nagdulot ito ng matinding heartbreak sa kanya. So nakikita natin, either naka-move on na itong person na ito, or nandito pa lang siya sa process na nag-move on siya, pero nakaka-smile na siya, na okay na siya, na yung sakit is nawala na talaga. And this person with the Seven of Cups is nagpo-focus siya sa kanyang success. I feel like marami siyang ginagawa ngayon na parang may mga iniisip siya na bibilhin, gagawin, para mas lalo pa siya maging successful. With the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Alam mo, ito yung tipo ng tao na wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Like, masyado siyang matapang. Na matapang in a way na hindi naman palaban. Pero yung alam mo yon, yung parang pag may nakarinig na chismis or hindi maganda sasabihin yung ibang tao is lalabanan niya, hindi naman yung ganun. It's like sa dami niyang na-experience sa buhay niya,
yung mga konting chismis lang na pwedeng may kinalaman sa inyo, wala na siyang pakialam doon. So kung ano man sabihin ng ibang tao, kesyo ganito, ganyan, wala siyang pakialam, so what? Alam mo yon, may gano'n na lang siya na parang hindi ako, wala akong pakialam kung pag-usapan tayo or what. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. But this person, nandun yung maybe for some of you may kinalaman yung sa messages, no? Kasi wala siyang pakialam kung itong communication na to ay kachismis-chismis sa iba or may sasabihin yung ibang tao regarding this pag-uusap or messaging na ito sa'yo. Pero nakakakita tayo na okay ako sa communication na ito. Wala akong pakialam po nung sasabihin nila. Ganun. So this person don't care. And tell me about money. Anong dapat naming malaman? Anong dadating sa Libra this November 2022, please? Pagdating sa money, ano naghihintay para sa ating Libra? Libra friends, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Please, prayer guys, angel guys for Libra, please. Sun, Moon, Rising. Oh, may nararamdaman ako, masakit ang katawan. May pwedeng iba sa inyo talaga literal na may sakit ka o masakit ang iyong mga katawan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, but for some of you might be very tired right now. Anyway, ano to? Nakuha ko yung energy, mas sobrang nakakapagod. But anyway, the devil is here, Capricorn energy. Pagdating sa money, something from the past. Sabi ko sa'yo, meron kang kinakalimutan, ano? Meron kang tinatapos completely. Pero may message na manggagaling dito sa taong to from the past. But the moon is here. Nakikita natin, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Okay, I don't know. Yung person na ito is a lot of communication. Hindi ko nakikitang may kinalaman sa pera yung communication. Pero this past person, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan basta-basta. And why is that? Bakit hindi pwedeng pagkatiwalaan itong taong ito from the past? Pwedeng may kinalaman kasi ito dun sa mga tinatapos mo na eh. The Four of Cups is here. The Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Could be an offer of a new beginning. I don't trust this. If this is an ex person, I don't trust this person. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. I don't like the energy. Hindi ko nagugustuhan yung energy. It is because pwedeng bumalik itong person. This could be an ex or someone from the past na umalis ka na sa kanya eh. Nakalayo ka na sa kanya. Umalis ka na sa kanya. But this person is coming back offering you this King of Cups. This is all about love, emotions, ganyan. And maybe pagtulong with the Six of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn energy. But with the Seven of Swords, I feel like sasaktan ka lang or masasaktan ka lang ulit sa pagbalik nitong taong to. This could be a new person. I'm feeling like may kinalaman sa ito money ito, pero pwedeng past person na may kinalaman din sa money. Pwedeng may pag-uusap kayo regarding money. This could be an ex na may money na involved dito or nagkaroon ng pagsasama sa inyo, and then there's this hatian na nangyari. I don't know, but this past person is coming back, pero hindi siya katiwa-tiwala talaga. I don't trust this person. Minsan ka na niyang minsan na nagkaroon ng panlulokong ginawa siya sa'yo, and I can feel like possible na maulit yung ganong pangyayari because alam na niya yung weakness mo eh. Alam niya na yung kahinaan mo eh. Money and love yun. Yung iba, that could be a business man, business partner. Yan. Pwedeng business partner or katrabaho. Kasi may money involved doon eh. In the past. Yan. This person, parang dapat i-end mo na lang kung ano man yun na sa inyo nitong person na ito. If this is a love that is coming back into your life, especially an ex-wife, ex-husband, ex na, anong tawag dito, kinakasama or live-in partner, I don't really trust this person. Hindi ko siya,
hindi ko siya nakikitaan ng ano, ng energy na pagbabago. We do have here the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What's with the King of Pentacles? The Ten of Swords. Yan, the Hermit. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. We do have here the Hermit. That is a Virgo. I'm feeling like in the future, may changes na possible na mangyari sa'yo, but you need to end yung distance with this person. This could be another person here. Another person siya eh. Kaya lang nakikitaan natin ng pagtulong dito sa person na ito. Itong person na ito, it could be a best friend energy, pero I don't feel like gusto niya ng best friend lang. Nakakaamoy ako ng sinigang, something na pagkain na maasim. This could be a reading. But anyway, ayaw niya ng friend lang. Ayaw niya ng best friend lang. This magician, nakikitaan natin ng hindi siya nagpo-focus sa'yo. Kasi nakafocus siya sa future niya eh. Kaya lang nakikitaan natin na marami siyang kayang i-offer with the King of Pentacles, but you need to end this pag-iisip or paghahanap ng iba, pag-iisip ng iba, because I feel like this person deserve the Hermit. This feels like home eh. Ang tingin niya sa'yo is, if this is a friend, especially if this is a friend, ang tingin niya you are his or her home. Nararamdaman niya yung completeness sa'yo. Nakikita ka niya as the world, someone na makakapagkumpleto sa kanya. But in order na magkaroon ng changes sa connection ninyo, you have to open yourself dito sa person na ito. You have to accept this fate. I feel like this is tadhana eh. Kaya lang, nakatadaan na ito, but yung iba sa inyo, sa iba ka kasi nakatingin, sa iba ka nakafocus. And sabi ko nga, whatever this person has to offer, no, for you, which is marami siyang kayang i-offer, so you may be a new beginning, kailang you don't feel like accepting this offer kasi meron kang iba pang choices, and those choices nga ay hindi natin nakikitaan ng maturity, wherein etong hindi mo pinapansin, there's a lot of maturity, love, and a lot of offer na kayang ibigay nitong person ito. Could be an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. This person is really hurt dahil sa ginagawa mo sa kanya, but yeah, I can see you being happy with this person in the near future. Nakikita ko magiging masaya ka sa kanya. The Lovers, this is a relationship coming from this person. And you know, the Six of Wands, this is marriage, this is victory, this is you and this person being happy together. Kaya lang kailangan mo talaga makinig sa advice eh, with the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Advice ng mga tao sa paligid mo, or advice ng, I don't know, but this person could be a relationship, there's a potential relationship sa inyo ditong person. Tuloy-tuloy yan, no? For some of you, this is a soulmate energy kasi nakakaramdam ako na nakatadhana ka sa kanya eh. Or dapat siya eh. Siya yung dapat kakonect mo ngayon eh. Pero you keep on walking away from this person, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Why do you keep on walking away? Bakit ka nag-walk away dito sa connection? You do like this person. Gusto mo yung person na ito. You do love this person. But with the Two of Wands, meron kang ibang plano. So, bakit ka nag-walk away? Maybe you're thinking about yourself. With the Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. You want something stable. You want marriage. Oh! There's another relationship na parang gusto mong matapos muna, or connection na gusto mong matapos muna, and that could be the plan here. Natapusin muna itong connection ito, because ang plano mo is to have a relationship, marriage, pagsasama, or maybe a deeper level of commitment dito sa person na ito. You want union, you want relationship, pero ito yung plano mo eh. Matapos muna dapat tapusin dito, which is maybe another relationship, another connection. I feel like you're waiting. Part of you is naghihintay. Yeah,
thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.